Thank you.
Mayo po tayo mga kapatid sa ating panalangin. Dakilang Ama, Yahusha na banal at makapangyarihang kasalahan. Hindi lilipas ang taon na ito na hindi kami magpapasalamat sa iyo, Ama. Marami sa amin ay dumaan sa maraming pagsubok. Marami sa amin ay nakaranas ng karamdaman na dala ng pandemyang ito. Marami sa amin ay naghihirap at walang makuhang tulong, Ama. Yunit hindi kami nawala ng pag-asa sa iyo. Humingi kami ng tulong sa iyo, ibinigay mo ang lahat ng ito. Sa ngayon, patuloy pa kaming merong buhay at lakas na aming magagamit sa paglilingkod sa iyong banal na pangalan. Napakabuti mo sa bawat isa sa amin, Ama, pagamat marami kaming pagkukulang at pagkakasala sa iyo. Hindi mo ito tinitigan, Ama. Hindi mo kami pinatulan. Manapay, binigyan mo pa kami ng maraming pagkakataon upang maipakita namin sa iyo ang aming paglilingkod at katapatan sa iyong banal na pangalan. Kaya naman nararapat, Ama, na ang buhay namin ay ilaan sa iyo. Kahit dumanas kami ng hirap o kasaganahan sa buhay, Ama, hindi ka namin makakalimutan. Ikaw ang aming pag-asa sa mundong ito. Kaya naman, Ama, sa darating na taong ito, huwag mo sana kaming kalilimutan. Samahan mo kami sapagkat hindi pa natatapos ang aming lakbayin. Samahan mo kami sapagkat marami pang mga pagsubok na dumarating, Ama. Marami pang mga karamdaman na darating sa aming buhay. Pero kung ikaw ang aming kasama, hindi kami mawawalan ng pag-asa. Malakas ang aming loob, Ama. Kaya naman, lagi mo kaming iingatan. Patnubayan mo kami sa araw-araw ng aming paglalakbay sa mundong ito. Sa oras na ito, dala namin ang aming mga sarili. Inihahandog namin ang aming mga sarili sa iyo, Ama. Sana ilinisin mo ang aming mga puso, ang aming mga kaisipan, upang maging karapat-dapat kami sa pagsamba namin sa iyo. Taglay din namin at dala rin namin ang aming munting abuloy, Ama. Sana'y tanggapin mo ito. Hindi ito kabayaran ng iyong kabutihan sa amin, Ama. Ito ay kasama sa aming paggalang sa iyo, kasama sa aming paglilingkod sa iyong banal na pangalan. Basbasan mo sana ang iyong lingkod na maghahatid ng iyong mga salita. Pinagkatiwalaan mo siya, Ama, na ito'y ipahatid sa amin. Sana'y maipahatid niya ang aral na ito na may pag-ibig sa bawat isa sa amin upang makinabang ang aming mga kaluluwa. Sana'y sa aming paglalakbay sa mundong ito'y lumakad kaming katulad ng aming Panginoong Yahusha. Puspos ng pag-ibig, Ama, mababang puso at masunurin sa lahat ng iyong pinag-uutos, upang makita mo kaming lahat na karapat-dapat sa iyong banal na harapan. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling kasama ng kapatawaran ng aming kasalanan sa pangalan ni Yahusha na aming tagapagligtas. Amen. Oh,
Mga mahal na kapatid, ang araw na ito ay araw na ating pong isasagawa ang ating pagpapasalamat sa Diyos. Ito'y bahagi na ng ating buhay. Ito ay ating patuloy na tutuparin hanggang sa tayo po ay makarating sa pangako o hanggang sa ating kamatayan. Sa talatang Epeso 5:20 ng Epeso, binabanggit doon ng apostol na si Pablo nang sabi, lagi kayong, sinin natin ang salitang lagi kayong magpasalamat sa Diyos Ama sa lahat ng bagay. Kaya palagian ito. Doon naman sa Tesalonica, ang sabi roon ay magpasalamat kayo kahit ano ang mangyari. Sa ating nadinig sa pangunguna ng ating kapatid sa kanilang pananalangin ay nabanggit ang iba't ibang dinanas natin. Ito ay pambuong globo, pambuong mundo na salot, karamdaman at iba't ibang mga suliranin sa buhay. Nakaahon tayo, nakalampas tayo. Ang iba ay nagkasakit na biktima ng pandemya, pero sa awa po at tulong ng Ama, tayo po ay nakaraos. Tayo po ay binigyang pa niya ng buhay. Ang ating mga mahal sa buhay ay patuloy niya na pinapayagang makasama pa natin kay buti ng Ama, kay bait ng Diyos. Kaya, mga kapatid, napakahalaga po ang gawain pagpapasalamat sa Diyos. Kaya sa ating pag-aaral, amin pong iminumungkahi sa inyo na ating pong matamang subaybayan. Madama natin ang mga salita ng Diyos na aming babasahin at inyong mababasa rin sa screen. Kaya ang ating tanong, mga kapatid, ano ang isang hinahanap at inaasahan ng Panginoon Diyos sa kanyang bayan? Dito tayo mag-umpisang bumasa. Dito po sa aklat ng awit, mababasa po natin ang ganito. Pakinggan po natin. Ihandog mo sa Diyos ang haing pasasalamat. Tamang-tama yung ating paksa. Ang haing pasasalamat. Yan po ay biblical. Gaya na nakasulat diyan, ihandog mo sa Diyos ang haing pasasalamat. At tuparin mo ang iyong mga panata sa kataas-taasan. Anong isa sa hinahanap ng Diyos? Inaasahan ng Panginoon Diyos po sa kanyang bayan ang ating tuparin ang kanyang iniutos. Ihandog mo sa Diyos ang haing pasasalamat. Ano yung haing pasasalamat? Tuparin mo ang iyong mga panata. Kaya ang handog ng haing pasasalamat ay isang panata. Ano po ba ang isang panata? Ang panatay, isang pusang loob na kapahayagan o ating ipinangako na ito naman ginagawa po natin ng bukal sa ating kalooban. Ano itong panata ng bayan ng ating Panginoon Diyos? Ang maghandog ng haing pasasalamat. E bakit po ang maghandog ng haing pasasalamat ay siyang hinahanap, inaasahan ng Diyos sa kanyang bayan? Pakinggan po natin sa awit pa rin, 50:23. Ang naghahandog sa akin ng pasasalamat ay pinararangalan ako, at ang nag-iingat sa kanyang pag-uugali ay ililigtas ko.
Bakit po ang maghandog ng haing pasasalamat ay hinahanap, inaasahan ng Diyos sa kanyang bayan? Sapagkat, mga kapatid, ang ating pong handog na pasasalamat ay gawaing pagpaparangal sa Panginoon Diyos. Pag binasa natin sa ibang salin po ng Biblia, ang talatang ito, lumuluwalhati sa Panginoon Diyos ang haing pagpapasalamat. Tandaan po natin, nilikha tayo ng Diyos para sa ating luwalhatiin, parangalan ang Diyos. Hindi ito nagagawa ng mga ateyo. Hindi ito ginagawa ng mga taong kung tawagin mga libre pensador. Mga taong ayaw kumilala sa ating Panginoong Yahuwa maging sa ating Panginoon Diyos. Pero tayo, salamat sa Diyos. Pinaunawaan tayo ng Diyos ng kahalagahan ng pagkilala sa Ama. Kaya dapat tayo na magsagawa po ng pasasalamat sa Ama. Pinararangalan natin at ating niluluwalhati ang Diyos. Ano po ang paninindigan ng mga tapat sa kanilang panata at pangako sa Panginoon Diyos? 56:12. Ganito ho nakasulat. Sa dalawang salin natin babasahin, ating pong subaybayan. Ang iyong mga panata ay sa akin, O Diyos. Ako'y mag-aalay ng mga handog ng pasasalamat sa iyo. Tutuparin ko, O Diyos, ang mga pangako ko sa inyo. Maghahandog ako ng alay ng pasasalamat sa inyo. Ano po ang paninindigan ng mga tapat sa kanilang panata at pangako sa ating Panginoon Diyos? Tutuparin nila ang kanilang panata o pangako sa Panginoon Diyos. Paano po nila tutuparin ang kanilang panata o pangako sa Panginoon Diyos? Sabi ng Biblia, maghahandog ako ng mga handog na pasasalamat kay Yahuwah. Kaya mga kapatid, ang paghahandog, kasama lagi po yan sa pag-alay natin ng pasasalamat sa Panginoon Diyos. Tatandaan po natin at huwag natin kalilimutan ang mga isinagawang paghahandog ng mga tao noong una. O, naghandog sila sa Panginoon Diyos para luwalhatiin at parangalan ang ating dakilang Ama na nasa langit. E bakit nila tutuparin ang kanilang panata na maghandog ng pasasalamat sa Panginoon Diyos? Sapagkat alam nila na ang handog ng haing pasasalamat ay tunay na nakalulugod, nakaluluwalhati sa Diyos. Ganito ho ang matatag na paninindigan ng mga tapat na lingkod ng Diyos. Ngunit ang tanong, basta na lamang ba tayo maghandog ng pasasalamat sa Diyos? Aba, hindi ho. Hindi sapat na alam natin maghandog, mag-alay ng pasasalamat sa Ama. Ano ang dapat? Dapat nating matiyak na ang paraan na ating gagawing paghahandog ng pasasalamat ayon sa kalooban ng Diyos. Paano yun? Paano ho ang marapat na pagsasagawa ng handog na pasasalamat kay Yahuwah na ating Diyos? Isaias. Ganito po nakasulat. At sa araw na yaoy, inyong sasabihin, magpasalamat kayo kay Yahuwah, kayo'y magsitawag sa kanyang pangalan, ipahayag ninyo ang kanyang mga gawa sa mga bayan, sabihin ninyo ng kanyang pangalan ay marangal, magsiawit kayo kay Yahuwah, sapagkat siya'y gumawa ng mga marilag na bagay, ipaalam ito sa buong lupa. Paano ho ang marapat na pagsasagawa ng handog na pasasalamat sa ating Panginoong Diyos na si Yahuwah? Mayroong araw na itinakda upang magpasalamat tayo kay Yahuwah. Una yon. Kaya bago pa man tayo magsagawa ng pagsambang pasasalamat ngayon, ay matagal na po nating ipinagbigay alam sa mga kapatid po natin ang petsa. Ano layunin para magkaroon tayo ng pansariling panata. Magkaroon tayo ng personal na panata kung tayo mag-isa lang o kaya kasama natin ang ating pamilya na tayo ay mag,
manalangin bilang paghahanda sa araw na ito, sapagkat para sa atin ito'y mahalaga, napakahalaga ng gawain pagpapasalamat sa Diyos. Anong dapat gawin sa aktual na pagpapasalamat kay Yahuah para rangalan natin? Yan ang ginagawa natin ngayon. Pupurihin ang marangal na pangalan ni Yahuah. Yan ang isa sa mga gawaing mahalaga na dapat nating tukdin, mga kapatid. Kaya ang handog na pasasalamat kay Yahuah ay isang handog na inaasahan ng Ama. Hindi lang basta natin siya pupurihin sa pamamagitan ng mga awit katulad ng ating binanggit na basa sa Biblia, magsiawit kayo kay Yahuah, hindi ba't meron tayong mga awit? Hindi lamang sa pagpupuri sa pamamagitan ng ating mga bibig, kundi may dala tayong handog, sapagkat ang handog, alay ng pasasalamat sa Ama, yan po ay inaasahan ng Diyos kanino sa mga tapat niyang mga lingkod. Kaya mga kapatid, mahalaga na tayo ay lumapit lagi sa Diyos. Magsitawag, ang sabi, kayo'y magsitawag sa kanyang pangalan. Kaya tayo po ay tumatawag sa pangalang Yahuah, sapagkat ang pangalang Yahuah ay makapangyarihang pangalan. Banggitin pa lamang natin ay kinikilabutan na tayo, sapagkat yan ay pangalan ng Panginoong Diyos na may taglay na kapangyarihan. Di po ba? Ano po? Ano pa ang kalakip na gawin ng bawat isa po sa atin? Kailangan nating nagpaparangal din sa Diyos sa pamamagitan po ng ating pong mga paglapit sa Kanya, paghingi ng tulong at mga pangangailangan po natin. Pero paano ang ating gagawing paghahandog? Paano ang paggagawin nating pag-aalay ng pasasalamat? Kailangan po may kagalakan. Mayroon po tayong kasiyahan. Masaya loob natin. At anong kalakip na dapat natin gawin sa atin po na pagpapasalamat, pinaaalaala sa atin? Alin yon? Ipahayag niyo ang kanyang mga gawa, ang gawa ng Diyos sa mga bayan. Ano pa ang sabi ng Biblia? Ipaalam ito sa buong lupa. Alin yon? Yung marilag na mga bagay na ginawa sa atin ng ating Panginoon Diyos. Kaya mga kapatid, ang gawaing pagpapalaganap na para matanyag at mabunyag ang kalooban ng Panginoong Diyos sa lahat ng mga tao, yan po ay dapat po natin patuloy na ginagawa, mga kapatid. Mahalaga po yan. Kaya kapag ka ating pong binasa rin sa Isaiah 13:15, ang sabi ron, sa pamamagitan nga niya ay maghandog tayong palagi ng haing pagpupuri sa Diyos sa makatwid, baga ay bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Hindi ba yan ang ating ginagawa? Pinupuri natin ang Diyos. Salamat at kanyang ipinagkaloob na malaman na natin sa takdang panahon, malaman natin ang kanyang pangalan, Yahuah. Gaya ng ating Panginoong Yahusha Kristo na siya'y magbigay ng halimbawa o ehemplo sa mga alagad niya kung paanong manalangin sa Ama-Ama na nasa langit, kasambahin na ang pangalan mo. Binanggit niya na ang Ama sapagkat ang Ama'y titulo. Nang ibig sabihin ng Ama per se ay pinagmulan, pinanggalingan ng lahat ng mga bagay. Pero ang Diyos ay mayroong personal name, Yahuah. Kaya Ama naming nasa langit, kasambahin na ang pangalan mong Yahuah. Yun ang katumbas. Kaya yun ang ating ginagawa. Ano ang ikinagagalak at ikinatutuwa ng bayan ng Panginoon Diyos sa araw ng pasasalamat? Yung binabanggit po yan, yung marilag na ginawa sa atin ng ating Panginoon Diyos. Ito ang dapat nating ipalaganap, ito ang dapat nating i-share sa ating kapwa-tao, mga kapatid. Ipaalam natin sa buong lupa, ipagsasasabi natin ang mga ginawang kamanghamanghang kabutihan sa atin ang ating dakilang Ama. Ano ang ibubunga pagka ginawa natin ito? Sa pamamagitan po nito, nalalaman ng ibang mga tao kung gaano kabuti ang ating Panginoon Diyos na sinasamba at pinaglilingkuran. Huwag nating ipagkait ito. Nalalaman natin ang pangalan ng iba, hindi nila alam
Ang sabi nga sa ibang talata ng Biblia, ang lihim, ang ibinulong siya'y ipahayag mo. Pag sinabing ibinulong, sino lang nakaalam? Eh, di yung binulungan lang. Eh, tayo lang po. Sa dami ng tao, marahil ang nakakaalam sa pangalang Yahuah. Ang iba ay alam din nila, pero hindi lang sila kabilang doon sa hinulaan na napakakaunting labi. Di ho ba? Tayo kabilang na tayo sa napakakaunting labi, alam pa natin ang pangalan. Kaya kumpletong ating kahalalan, tungkulin nating ipahayag ang pangalan ng ating Panginoong Yahuah. Sino po itong bayang ating pinag-aaralan na inaatasan ng Panginoon Diyos mula sa aklat ng mga awit na mag-alay ng haing pasasalamat, maghamdog ng pasasalamat sa Panginoon Diyos? Ang sabi po ay ganito sa Isaiah 12:6, 14 na rin isama natin. Pakinggan po natin. Ganito ang ating mababasa. Sumigaw kayo at umawit sa galak. Kayong mga taga-Siyon, ay binabanggit na taga-Siyon, sapagkat makapangyarihan ang banal na Diyos ng Israel na nasa piling ninyo. Tuloy natin ang 60:14, ang mga anak ng mga umapi sa iyo ay lalapit sa iyo at magbibigay galang. Luluhod sa paanan mo ang mga humahamak o humamak sa iyo, at ikaw ay tatawagin nilang lungsod ni Yahuah o Siyon, ang lungsod ng banal na Diyos ng Israel. Sino itong ating kanina pa'y pinag-aaralan, inaatasan silang mag-alay ng handog na pagpupuri, pagpaparangal sa Panginoon Diyos, haing pasasalamat? Yan po ang Siyon. Alin itong binabanggit na Siyon? Ito ho ay ang banal na Diyos ng Israel. Ito po ay lungsod ng banal ng Diyos ng Israel. Ito po ay ang bayang Israel. Tinatawag na Siyon ang Israel. Kaya ang bayang Israel ay inutusan noon ng Diyos na sila ay maghamdog ng haing pasasalamat sa Panginoong Diyos. Gawin nila ito ng buong galak at buong sigla at saya, sapagkat sila'y kabilang sa banal na bayan ng Diyos, ang Israel. Kung tawagin ay Siyon, ang sabi, sumigaw kayo at umawit sa galak, kayong mga taga-Siyon, yan ang bayang Israel. Kaya dapat din tayong matuto sa inatas ng Panginoong Diyos sa bayang Israel, maging taglay natin yung kagalakan sa ating damdamin. Sumisigaw, ibig sabihin, nagagalak. Sa sobrang galak ay humihigaw sila, umaawit sila sa galak, sapagkat sila'y kabilang sa bayan ng Diyos. Alam ninyo, ang Israel ay pinaliligiran ng malalaking mga bansa. Ang sabi ng Diyos sa Siyon, na yan ang bayang Israel noon, ay pinili kita sapagkat inibig ko yon, sabi ng Diyos. Binasa natin ang aklat ng lumang tipan. Hindi ko kayo pinili sapagkat kayo ay marami sa bilang. Hindi. Ang totoo, kayong pinakakaunti. Kaya ang pinipili ng Panginoong Diyos ay kaibayo sa hilig ng tao. Ano hilig ng tao at gusto ng tao? Kung marami ba tayo? Tayo sa Diyos. Yun ang kanilang tanong. Kayo ba? Dumadami kayo? Ang sagot ko sa kanila, mga kaibigan at kapatid, kilala ko dating kapatid sa institusyon. Dati, nung nandun pa tayo. Ako, ang trabaho namin ay magpahayag, magpaluap, magtali, magdilig. Pero ang pagpapatubo, ang pagpapalago, ang Diyos noon, ang trabaho niya yon. Hindi namin trabaho po yun. Pangaral namin, isigaw namin ang aral, ipahayag namin ang kalooban ng Panginoon Diyos. Ang nakapakinig, sumampalataya, tatawagin ng Diyos. Ang nakapakinig, ngunit lampasan sa kabilang tenga, hindi mo tatawagin ng Diyos yun sa pagkakataon yun. Marahil, maaaring sa bandang unahang hulihan pa ng panahon, baka sakaling matawag sila. Pero ang Israel ay pinakakaunti sa bilang. Gaya natin, pinagtatawanan tayo ng iba, baka hindi po nyo alam, mga kapatid.
kahuyo ang wika'y kakaunti. Salamat sa inyong sinabing yan. Sige, magparami kayo, di baling kami kukunti. Kami naman po ay kabilang sa bayan ng Panginoong Diyos. Tunay na tagasunod. Kaya sa mga huling araw na ito, nang magkaroon po ng malaking pagsubok, idinaang sa apoy ng tatlong grupo ng iglesia, ay kumunti bilang. Sapagkat ang malaking bahagi po ay sumama, sumunod sa taong leader dito sa lupa. Yun ang pinuri nilang pangalan, ang inisyal niya, yun ang kanilang ipinangangalantakan. Hanggang ngayon ay yun ang kanilang, hindi pwedeng hindi ka manalang, hindi mo babanggitin ang kanyang pangalan. Pagtalikod yun, idolatry yun. Iniwan ng Diyos, iniwan ng ating Panginoong Yahusha, ang sinunod ay yung taong yun, di ho ba? Eh ilan ho nang natira? Kukunti. Pero diyan sa kukunti, ayon sa Korinto, magkakaroon pa ng bahabahagi po niyan. Magpapangkat-pangkat ang mga nanindigan. Doon makikilala ngayon kung sino ang tunay na nanindigan. Ang layunin ng sabi, kaya kailangan sa inyo magkaroon ng grupo-grupo, pulo-pulutong o kaya pangkat-pangkat para matiyak niya ang Diyos kung sino ang tapat sa kanya. Tapat, hindi na pariislo. Ang tapat nagpatuloy. O, mga kapatid, sa ating ginagawang paglilingkod sa Panginoon. Kaya, mga magulang at mga mahal na kapatid, mahalaga po na ating pong malaman ang mga katotohanan ng itong ating pinag-aaralan. Ano pang isa sa mga handog ng Israel na bahagi ng haing pasasalamat kay Yahuwa na iniutos ng Diyos kay Moises na gawin ng mga anak ni Israel. Pakinggan natin sa Eksodo 25:2-3. Ganito po ang ating mapapakinggan, mga kapatid. Ating pong unawain, Eksodo. Salitain mo katumbas ng iutos mo sa mga anak ni Israel na sila'y magdala sa akin ng isang handog. Ang bawat tao na maganyak ang puso sa kagandang loob ay kukunan nyo ng handog sa akin. At ito ang handog na inyong kukunin sa kanila, ginto at pilak at tanso. Ano pang isa sa mga handog ng Israel na bahagi po ng haing pasasalamat kay Yahuwa na iniutos ng Diyos kay Moises na gawin ng mga Israelita? Ang sabi, salitain mo, sabi ni Diyos kay Moises, katumbas ng iutos mo sa mga anak ni Israel na ano, na sila'y magdala sa akin ng isang handog. Samba-sambahayan ba? Hindi po. Ano sabi ng Biblia? Ayan, nakasulat. Na sila'y magdala sa akin ng isang handog. Ang bawat tao na maganyak ang puso sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya inuutusan, hindi pamilya, hindi pangkat-pangkat, kundi bawat tao. Kaya kung paano may sinasabi sa Biblia, work for your own salvation. Ang handog ko'y handog, hindi handog ng asawa ko, hindi handog ng anak ko, para sa akin yun. Kaya sila man ay dapat ding maghandog sapagkat yan ang nakasulat sa Biblia, maginumpang panahon ng bayang Israel. Bawat tao. Sinong bawat tao? Yung maganyak ang puso sa kagandang loob. Ano ang sabi ng Panginoong Diyos sa pamamagitan po ni Moises na yun ang dapat tukdi ng Israelita? Kukunan nyo ng handog sa akin para sa Diyos yun. At ito ang handog na inyong kukunin sa kanila. Ano-ano yun? Pilak, ginto, tanso. Kaya ang bayang Israel, banal na bayan ng Diyos, kung tawagin ay Sion, ay inaasahan ng Panginoon Diyos na tuparin nila ang kanilang panatang maghandog ng pasasalamat kasama ang handog katulad ng ginto, pilak at tanso. Noon yun, mga kapatid, sa bagong tipan. Sino, mayroon din bang Sion na binabanggit sa bagong tipan? Meron bang Sion na sa ating panahon inaasahan din ng Panginoon Diyos na sila rin ay maghahandog ng haing pasasalamat sa Diyos? Bueno, basahin natin ang unang Pedro
Ganito po nakasulat, mga mahal na kapatid. Kayo rin naman. Bakit kayo rin naman? Kasi mayroon na punong una. Sino yung una? Yung po ang Sion na yun ang bayang Israel. Pero sinong kausap rito ni Pedro? Tiyak na hindi ang mga Israelita. Eh sino ito? Eh mga Kristiyano ito? Tuloy natin ang basa. Kayo rin naman, nagay na mga batong buhay ay natatayong bahay na ukol sa Espiritu. Oh, ayan, nakasulat po yan. Upang maging pagkasasardoting banal. Upang maghain ng mga hain na ukol sa Espiritu na nangakalugod. Na nangakalulugod sa Diyos sa pamamagitan ng Yahusha Kristo, ipanang Kristiyano na ito. Sapagkat ito ang nilalaman ng kasulatan narito, aking inilalagay sa Sion, meron din palang Sion, sa panahong Kristiyano, aking inilalagay sa Sion ang isang batong panulok na pangulo, hirang mahalaga at ang sumasampalataya sa kanya hindi mapapahiya. Kung noon panahon ng bayang Israel, ang Israel ay ang tinatawag na Sion. Sila ang siyang inaasahan ng Diyos na mag-aalay ng handog bilang pasasalamat sa Panginoon Diyos. Panata po yun sa mga huling araw na ito, panahong Kristyanismo, meron ding Sion. Sino ang Sion? Yan po ay ang Iglesia. Natatayo ang wikang bahay na ukol sa Espiritu. Aking inilagay sa Sion ang wika ang isang batong panulok na pangulo, hirang mahalaga. Sino itong bato? Ang ating Panginoong Yahusha, siyang batong panulok na pangulo. Hirang mahalaga sapagkat hindi pinahalaga ng iba. Sa anong sentido ang kanilang reliyon nakatayo sa tao na hindi naman ang Kristo? Sa leader nila, katulad ng ating kinagis ng reliyon, nakatayo kay Pedro. Ang iba pang mga reliyon, nakatayo sa kanilang leader. Di po. Pero itong Sion sa mga huling araw na ito, yan po ay ang iglesia. Doon nakatayo sa ibabaw ng batong panulok na pangulo. Kung gayon, kung noon ang Israel, ang istinatawag na Sion, na siya'y inaasahan ng Diyos na maghandog ng hain pasasalamat sa kanya, tayo nakabilang sa tunay na iglesia ni Yahusha, tayo po ang inaasahan na maghandog din ang haing pasalamat sa Diyos. Sapagkat tayo di Sion, ay ang sabi ni Pedro, kayo rin naman, kung may Sion noon, yan ang Israel, may Sion din sa panahong Kristiyano, yan ho ay ang Iglesia ni Yahusha. Kaya mga kapatid, ito po ang ating tungkulin. Ito po ang ating sakutin. Bago magwakas ang mundo, bago tayo mamatay, tungkulin po natin na gawin ang ipinag-uutos ng Diyos. Tayo ay Sion sa mga huling araw. Iglesia ni Yahusha, nakatayo sa batong pangulo, sa batong panulok na pangulo. E bakit po inaasahan sa mga kaanib sa Iglesia ni Yahusha ang maghandog ng hain pasasalamat? Pakinggan natin sa Colossians 3:15 hanggang 17 pa, ganito po ang ating mababasa. Paghariin ninyo sa mga puso nyo ang kapayapaan ni Kristo sapagkat bilang mga bahagi ng iisang katawan, tinawag kayo ng Diyos upang mamuhay ng payapa o mapayapa. Dapat din kayong maging mapagpasalamat at anuman ang ginagawa nyo sa salitaman o sa gawa, gawin nyo ang lahat bilang mananampalataya sa Panginoong Yahusha at magpasalamat kayo sa Diyos Ama sa pamamagitan niya. Bakit po inaasahan ang mga kaanib sa Iglesia ni Yahusha na maghandog ng haing pasasalamat? Sapagkat isa ito sa mahalagang dahilan o rason ng pagkakatawag sa kanila o sa atin. Bakit? Bahagi tayo doon sa iisang katawan. Katawan yon ng ating Panginoong Yahusha. At sapagkat tayo ay kabilang na doon sa iisang katawan, ano ang sabi? Mamuhay na ng mapayapa.
Huwag na tayong magkaroon ng anumang pag-aalinlangan pa. Pumayapa na tayo. Nandiyan na tayo. Tinawag na tayo. Isinangkap na tayo. Minarapat na tayo na maging bahagi po sa iisang katawan. Kasabay ng ating pagiging mapayapa, dapat din tayong maging mapagpasalam. Iba yung salitang pasalamat kaysa maging mapagpasalam. Thankfulness, dapat ay maging mapagpasalam. Katumbas ng sagawa, ano man ang gawin natin, salitain natin, yun ay ating ginagawa sapagkat tayo po ay katulad ng ginagawa natin ang bagay na ito bilang mapagpapasalamat at pagpupuri sa Diyos. Umaawit po tayo o kaya tayo nagtatrabaho ng tapat, yun po ay pagpaparangal din sa Diyos yun eh. Di ho ba? Yun ay gawaing nakakapagdulot tayo ng kaluguran sa Ama sa bawat sandali ng buhay natin. O, naalaala lagi natin ang Diyos. Nagpapasalamat tayo. Kahit nasa trabaho tayo, naalaala natin biglang pumasok sa isip natin na tayo ay umikit ang mata at manalangin at magpasalamat sa mga ginagawa natin. Kahit tayo nagmamaneho at nainiudyok sa atin ang Espiritu, magpasalamat ka sa Diyos. Nagpapasalamat tayo. Sinasabi, salamat po Ama. At patuloy mo kami ginagabayan at pinapatnubayan. Hindi ba totoo yun, mga kapatid? Kaya yamang tayo po ay kabilang na dyan sa iglesia ni Yahusha. Ano ang dapat po nating maunawaan ngayon? Ang isang matibay na sukatan. O? Ang isang matibay na barometro ng pananampalataya kung paano natin pinahalagan ang ating Diyos na si Yahuwa ay doon sa handog. Alam niyo mga kapatid, tandang-tanda natin ang ginawang paghahandog nitong dalawang magkapatid na itong si Abel at saka si Cain. Bagaman wala tayong letra por letrang mababasa na kung paano sila dapat magsagawa ng paghahandog at ano ang kanilang ihahandog. Pero sa Abel ay talagang hindi siya matuwid. Ibig sabihin, itong si Cain na hindi matuwid. Naghandog nga siya pero bahagi lang ng kanyang mga itinanim. Hindi espesyal. Bloodless. Pero itong inihandog ni Abel ay talagang pinakamaganda sa hayop na inaalagaan niya. May blood, may dugo. Na yun ay lumalarawan sa pagtubos. Na noon ay panunang ng Israel, yun nga ay pagpatay ng hayop. Panahon ng mga Israelita nang nangangasiwa ay yung pangulong sasardote. Minsan sa loob ng isang taon, iwiniwisik sa dambana sa ikapagpapatawad ng kasalanan ng mga tao. At yan ding dugong yan ay sumasagisag din sa dugong pangtubos. Sa sangkatauhan, alalaong bagay ang dugo ng ating Panginoong Yahusha Kristo. Kaya, ang tinanggap na handog ay ang handog ni Abel, hindi yung handog ni Cain. Kaya mga kapatid, makikita natin na ang paghahandog pala ay hindi basta-basta. Kailangan po yakin natin na ang ating pong ginagawang paghahandog ay ayon sa gusto ng Panginoon Diyos. Kailangan handog na kaya-aya, handog na nakapagbibigay ng kaluguran sa Kanya. Huwag tayong mapabila doon sa naghahandog na hindi po tinatanggap ng Diyos. Katulad ni Cain, ano? Ang kanya kasing layunin, mayroon siyang ulterior motive. Katunayan, nung siya po'y tanungin ng patay niya ng at kanyang kapatid na si Abel, tinanong siya ng Panginoon Diyos. Nagtago kasi. Nagkasala. Diba? Pero sabi ng Diyos nasaan ang kapatid mo? Ako baga ang wika ay tagapagtago, tagapag-alaga ng kapatid ko, pilosopo siya sa Diyos, di ba? Itong si Cain. Alagang, sabi nga, barumbado no? Sa salitang magaanggang unawain.
Ibig sabihin lang ang Diyos ay hindi niya nirespeto eh. Na lumalang sa kanya. Kaya mapapansin natin na ang damdamin nitong si Cain ay hindi talaga matuwid. Kaya naghandog tayo, hindi matuwid ang layunin natin. Baka po makatulad tayo sa handog na ginawa ni Cain. Huwag po sana. Kaya mga kapatid, atin pong itanong sa ating sarili, ito bang aking ginagawang handog na pasasalamat sa Ama na ako'y may dalang haing handog? Katulad nung panahon ng Israel, pilak, ginto, tanso, tayo, salapi ang ating inihahandog, di po ba? Ito ba'y nakalulugod sa Panginoon Diyos? E bakit dapat tayo maging particular sa ating ihahandog? Ano naman ang isa sa mga handog na bahagi ng ating pasasalamat sa huling araw na ito? Sapagkat tayo ang siyon sa panahong Kristiyano. Basahin natin sa Hebreo 13:16. Ganito pong ating mapapakinggan. Tatapuat ang paggawa ng mabuti at ang pag-aabulo, yun ang handog natin. Ay huwag niyong kalimutan sapagkat sa mga gayong hay ng Diyos ay totoong nalulugod. Tanong, saan natin mababasa sa ibang talata ng Biblia yung salitang totoong nalulugod? Superlatibo. Ang alam kong tatlo lamang ang totoong nakalulugod sa Panginoon Diyos. Oh, sa Kolosas, ano ang sabi roon? Igalang ninyo ang inyong mga magulang. Mahalin ninyo ang inyong mga magulang sapagkat ito'y totoong nakalulugod sa Diyos. Isa yon. Ang pangalawa, alin yon? Ito, pag-aabuloy. Sa gayong hain ng Diyos ay totoong nalulugod. Ano pa yung isang totoong nakalulugod? Sa Pilipos, sabi niya po ni Epafrodito, ako ang wika'y tumanggap ng tulong mula sa inyo. Oh, sabi ni Pablo, ako ang wika'y tumanggap ng tulong mula sa inyo sa pamamagitan na Epafrodito na isang asamyo na totoong nakalulugod sa Diyos. Kaya ang pagtulong sa nangangaral para maipangaral ang Ebanghelyo ay totoong nakalulugod sa Diyos sapagkat ang ating nagagawa ng kabanalan. Ayan Diyos, nababanal tayo sapagkat tayo ay sumusunod sa kalooban niyang ipalaganap ang Ebanghelyo. Hindi naman po ang Diyos ang bababa para mangaral. Hindi. Panong-panong una may ginagamit ang Diyos na kasangkap. Ang Kristo ang ginamit sa mga huling araw siyang dakilang sugo sa lahat ng panahon. Sa lahat ng mga isinugo ng Panginoon Diyos. Di po ba? Ang Panginoong Yahusha. Ang sabi niya ako, ang katotohanan, ang buhay, oh, I am the truth, life and the way. Siyang katotohanan. Di po ba? Kaya bago siya umakyat sa langit, nang siya buhay magbuli, sinabi niya sa mga alagad, huwag kayong aalis dyan sa Jerusalem. Hanggang sa hindi nyo matanggap ang Espiritu ng katotohanan, yun ang Espiritu Santo. Kaya siya ang katotohanan. Nang umakyat siya, hindi nawala ang katotohanan. Bakit? Nang nasa langit na siya, isinugo niya na ang banal na Espiritu. Yun ang Espiritu din ng katotohanan. Kaya nananatili ang katotohanan. Pero kung yun ay pagkakaloob yan sa mga alagad o sa mga apostol noong panahon ng unang iglesia ni Yahusha, eh sa mga huling araw na ito, doon sa mga ngaral ng ayon sa Biblia. Yun ang gagamitin ng Panginoon Diyos na kasangkapan. Kaya ang ating handog, mga kapatid, ay totoong nalulugod ang Diyos. Ano pang sabi? Corinto 9:7, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Yun ang totoong nakalulugod sa Diyos. Hindi napipilitan. Huwag mabigat sa loob. Hindi maligbigat sa kalooban o dahil sa kailangan sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Kaya paano ko ang ating pagbibigay ng pag-aabuloy natin na totoong nakalulugod sa Panginoon Diyos? Kailangan po ay ayon sa pasya ng ating puso. Sino ang inuutosang magbigay niya? Katulad ng Israelita noon. Di ba? Ano utos noon sa Israelita? Bawat tao na maganyak ang puso sa kagandang loob ay kukunan nyo ng handog sa akin. Bawat tao o bawat Israelita. Kaya sa atin, bawat isa, bawat miyembro ng Iglesia ni Yahusha. Paano? Ayon sa pasya ng puso. Bakit? Ayon ng Diyos na mabigat ang loob.
dahil sa kailangan kaya. Ano ang ibig ng ama sa naghahanto? Masaya ka ba? Maligaya ba tayo? Masaya ba tayo sa ginagawa nating paghahandog o paghabuloy? Dapat lang. Bakit? Sapagkat yun ang iniibig ng Diyos, ang nagbibigay na masaya. Kaya yung tayo diktahan ng halaga, hindi natin gusto yun. Hindi tayo masaya ron. Ang pananampalataya ko po ang magdidikta. Yun ang magdidikta sa akin. Kaya ako ay magbibigay. Masaya ako sa ibibigay ko sapagkat ito ang pasya ko. Sa ibang talata pa nga ng Biblia, ay katulad ng ating mababasa sa ibang aklat, ay magbigay kayo ng abuloy ayon sa inyong kinikita, sa inyong income. Doon natin din ibabatay. Di po ba mga kapatid? Nasa Biblia po yon. Kaya hindi tayo dapat na magkaroon ng hesitasyon na ituro yon sapagkat yung po ay nasa Biblia ayon sa kinikita. Masaya ang kalooban. Kaya ang ating paghahandog na ito, ipagpatuloy natin. Palagi po, maging mapagpasalamat tayo sa Ama. Ano ang kahalagahan kung ang nasusunod nating paraan ng paghahandog yung tamang paraan? Hindi katulad ng paraan ginawa nitong si Cain, kaya hindi tinanggap. Sa Levitico, balikan natin ang lumang tipan, ganito nakasunod. Kung kayo'y maghahandog sa akin ng handog ng pasasalamat, sundin nyo ang tamang paraan sa paghahandog nito para tanggapin ko ito. Ano ang kahalagahan kung nasusunod natin ang tamang paraan po ng paghahandog? Bakit ganun ang ating tanong? Sapagkat may mga naghahandog na hindi tinanggap sapagkat hindi ayon sa tamang paraan. Kaya tayo man, mga kapatid, alam na po natin ang tamang paraan. Ayon sa ating pinikita, sa pasya ng puso, hindi napipilitan sapagkat alam natin ang Diyos ay totoong nalulugod. Pagkat tayo po ay naghandog ng hindi ayon sa paraan ng Panginoon Diyos, hindi tinatanggap ni Yahuwah. Kaya baliwala yung handog ni Cain sapagkat hindi ayon sa paraan ng Diyos eh. Kailangan bukal sa kalooban, masaya. Wala tayong anumang mga agam-agam na itong gagawin ko, kabawasan to ah. Diba? Pahirap na ang buhay. Kabawasan na ito mga kapatid. Walang nagsumusunod sa kalooban ng Diyos na magpapalimos ng tinapay. Ang paghahandog at pag-abulit kalooban ng Ama, sundin po natin at mabuhay tayo sa pananampalataya. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Nakasulat po yan eh. Marami na ang may karanasan niyan maging tayo sa buhay natin, mga kapatid. E ano naman ang kabaliktaran ng iba kapag ka hindi batay sa paraan? Ayun na nga, hindi malulugod ang Panginoon Diyos. Pag hindi nalugod ang Panginoon Diyos, edi hindi niya tatanggapin yung handog. Sayang lang ang inihandog natin. Kaya atin pong dapat na alamin sa ating pagsamba ngayon, ano ba layunin ko sa pagpapasalamat ko? Maghahandog ako, noon pa man, nag-aabuli na ako, pero ito yung bang nag-aabuli ako? Ayon sa paraan ng Diyos, gustong-gusto ko natanggapin niya ang aking handog. Total, ito namang inihandog ko, hindi naman akin. Galing din naman sa kanya. Hindi ho ba? Maaring mga tuwiran ang iba. O anong sasabihin yung galing sa kanya? Iniabot ba sa akin? O anak, ito pera. Aba, hindi. Ang buhay at lakas na ating taglay, kanino nang galing niya? Hindi ba sa Diyos? Eh, malakas po akong kumain eh. O eh, baka atakihin ka niyan. Diba? Hindi. Hindi nakasalig ang buhay natin sa kinakain natin, masustansya man o hindi. Alam nyo, pagka tayo bubuhay ng Diyos, kahit mahirap tayo, bubuhayin tayo ng Diyos. Yan buhay na yan. Yan ay galing sa Ama. Ang lakas na yan, galing sa Ama. Ang pagliligtas, galing sa Ama. Dapat lang ipasalamatan natin ng Diyos. Pumita tayo at magtrabaho tayo eh. Sumuweldo tayo. Bahagi na natin ng Diyos. Hindi naman lahat ng kinikita natin, ibibigay natin eh. Oh, bahagi po. Bahagi. Ang sabi nga sa Israel, kunan ninyo ang bawat tao na maganyak na may mabuting kalooban, kagandang kalooban sa Diyos.
ibigay niyo sa akin. Hindi sinabi, kunin niyo lahat ng pera nila. Hindi. Bahagi lang po. Ibinabalik lang natin. Pero dapat ayon sa gusto ng Ama. Para matyak natin, maramdaman natin, tinatanggap ng Diyos ang ating handog. Gaano kahalaga kay Yahuah ng ating handog na pasalamat ay ayon sa paraan niya. Sa Samuel, ganito po ang ating mababasa. At sinabi ni Samuel, si Yahuah kaya ay may malaking kasiyahan sa mga handog na sinusunog at sa mga alay gaya ng pagsunod sa tinig ni Yahuah. Tiyak, ang pagsunod ay mas mabuti kaysa alay at ang pakikinig kaysa taba ng mga tupang lalaki. Gaano kahalaga po kay Yahuah na ating Diyos ang ating handog na pasalamat ay naayon sa tama na paraan, yung paraan ng Diyos. Alam niyo, mas pinahahalaga ni Yahuah ang mga handog sa kanya batay sa pagsunod, batay sa kanyang utos. O, kaya walang kabuluhan ang handog ng haing pasalamat kung hindi ayon sa tamang kaparaanan, hindi ayon sa utos at kalooban ng Panginoon Diyos. Kaya dyan po sa ating binasa, ang sabi, si Yahuah kaya ay may malaking kasiyahan sa mga handog na sinusunog at sa mga alay? Patanong. Yan din ang ating tanong. Di ho pa. Ano pa sabi? Gaya ng pagsunod sa tinig ni Yahuah. Kaya ang tamang paraan ng pagsunod ng paghahandog ng ating abuloy, ng ating handog noong panahon ng Israel, ano ho, ay kailangan ni ayon sa kalooban, ayon sa utos at tinig ni Yahuah. Yun ang dapat natin tiyakin. Bakit? Sapagkat, mga kapatid, ang Panginoon Diyos ay para sa Kanya, mas mahalaga po ang pagsunod kaysa alay. Mas mabuti ang pakikinig kaysa taba ng mga tupa. Wala nga lang dyan, no? Hindi natin naisama po yan. Yan ang nakasulat sa Biblia, mga kapatid. Kaya, yan, nakasulat pala dyan. Nakikita natin dyan sa ating screen. No? Kaya ang pakikinig, ang pagsunod, mas mahalaga yan sa taba ng mga tupang lalaki at maging sa alay. Maring sabihin nyo, mga kapatid, paano po yun? Di ba utos ng Diyos mag-alay, mag-abuloy? Opo. Pero bakit baliwala yun? Talagang baliwala po yun. Kailan? Pagka yung ating paraan ay hindi ayon sa utos ng Diyos. Nag-andog nga tayo, nag-alay nga tayo. Eh, hindi naman natin sinunod ang gusto ng Diyos na paraan. Kaya, nandyan ang salitang, ang nakikinig, mahalaga kaysa taba ng mga tupang lalaki. Ang pagsunod ay mas mabuti kaysa alam. Kaya mga kapatid, mahalaga po sa ating pong patuloy kung ipagkakaloob pa ng Diyos ang buhay sa atin. Ito'y panahon ng restorasyon. Ano? Pag na-restore na iglesia, ito, patuloy ito. Ito na itong restorasyon, itong natin sinirang ito. Ito yung napakakaunting labi. Ito na yung restorasyon. Ito na yung patuloy. Pero dito mayroong pangayusin na. Yung ating damdamin ay mailagay sa tama. Ang ating pag-iisip mailagay sa tama. Baka kasi tayo abutan na hindi nakagaya. Kaya nire-restore eh. Yung mga maling paraan, dati kasi sa atin eh, sino bang may pinakamalaking handog dyan? Sinong top notcher sa pasalamat? Ganun dati sa atin eh. Naging ano na, naging pag bumagsak na o kaya nahuhulog na sa laman. Parang nagpapaligsahan sa atin, hindi. Hindi po rito ganun, mga kapatid. Walang palakihan po rito. Wala ho ritong kulelat sa paghandog. Hindi yun ang usapan. Ang sa ating paghahandog, pagsunod ba sa utos at paraan ng Diyos ang ginagawa po natin? Opo, salamat. Yun po ang ibig ng Diyos.
O, yun ang kailangan natin gawin. Ano ang mabuting ibinubunga kung ang mga Yahushans ay mayaman sa gawaing paghahandog ng pasalamat? Dos sa is ng kulosas po, mga kapatid, pakinggan po natin. Dahil tinanggap nyo na si Kristo Yahusha bilang Panginoon, mamuhay kayo ng karapat dapat sa Kanya, patuloy kayong lumago at tumibay sa Kanya. Magpakatatag tayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at maging mapagpasalamat din kayo. Ano ang mabuting ibinubunga kung ang mga Yahushans ay mayaman sa gawaing paghahandog ng pasasalamat, mga kapatid? Lumalago, tumitibay ang ating pananampalatay. Totoo o hindi totoo? Totoo yun. Kasi alam nyo, tama ang ating paraan ng paglilingkod. Tama ang sistema ng ating paghahandog, pag-aabuloy. Marami na tayong puhunan. Dahil sa dami ng ating puhunan na yun, lalo tayong tumitibay. Lalong lumalago ang ating pananampalataya. Lalong tumatatag ang ating pananampalataya. At kasabay nun, lagi tayo naging mapagpasalamat sa Panginoon. Kaya sa pagtakbo ng panahon, kailangan po lumalago ang ating pagkakilala sa Ama. Lumalago ang ating kaalaman tungkol sa Kanya. Lumalago rin ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Para tayo ay maging dapat doon sa mga biyaya na inilalaan po sa atin, mga kapatid. O, mas matibay tayo, mas mabuti. Ano pangako sa mga magtatalaga sa panatang maghain ng abuloy, handog ng pasasalamat sa Panginoon Diyos? Ito ho ang pangako ng Ama. Binibigyan niya tayo ng pangako, inspirasyon. Pakinggan natin sa 103:4. Pupurihin ko si Yahuwa. Buong buhay kong pupurihin ang kanyang kabanalan. Buong buhay, pupurihin ko si Yahuwah at hindi kalilimutan ang kanyang kabutihan. Pinatatawad niya ang lahat kong kasalanan. Totoo yun? At pinagagaling ang lahat kong karamdaman. Inililigtas niya ako sa kapahamakan at pinagpapala ng kanyang pag-ibig at habag. Ano pangako ng Diyos? Kapag tayo sa kabila ng ating sitwasyon, dito nga sa ating kalagayang ganitong ang karamihan sa tao'y gipit, ang karamihan sa tao'y alipin ng kahirapan talaga. At ako mo tayo na sa mundo, naglalakbay pa tayo, hindi pwedeng hindi tayo daranas noon. Daranas din tayo, daranas. Narito pa tayo sa mundo. Naglalakbay pa tayo bagamat sinabi ni Pablo, hindi itong sarili nating bayan, ang ating bayan ay isa bayang banal sa langit. Pero bilang manlalakbay, mararamdaman natin ang kahirapan. Mararanasan natin ang iba't ibang mga ayaw nating maranasan. Ang sabi nga sa ating binasa ay napakabuti ng Diyos. Buong buhay ko, pupurihin ang kanyang kabanalan. Sabi nitong si Haring David, yan din ang dapat nating maging paninindigan. Bakit po? Sapagkat pinatatawad niya ang lahat kong kasalanan. Totoo yun. Walang perpekto sa atin. Nagkakasala tayo. Pero siguro, hindi naman natin sinasadya na pinaplano, premeditated, gagawin ko ito, planado, hindi. Nagkakamali, nagkakasala tayo. Di ba? Hindi naman natin pinaplano yun, pero bilang tao. Di ba? Kaya nga, nagpipilit tayo. Ultimo yung pagpasok sa iglesia, pag-anib dyan sa kilusang pagsunod kay Yahusha. Sapagkat yung reliyon ay pagsunod ang usapan dyan. Pagsunod, pagkilos, sumunod tayo sa kalooban ni Yahusha. Gawain po yun eh. Di po ba? Magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot. Magpilit. Talagang mag-i-exert tayo ng effort. Kaya dito sa ating buhay na ito, oo, mahirap ang buhay, pero magpipilit tayo.
Magpipilit tayo na mabuhay ng may kabanalan. Pero sa kabila ng lahat, nagkakasala pa rin tayo. Pero ang pruwebang tayo pinatawad ng Ama, narito tayo, buhay po tayo. Tayo ay sama-sama ngayon na nag-aalay ng pasasalamat sa ating Panginoong Diyos at ang sabi pa, pinagagaling ang lahat pong karamdaman. Ilan sa atin ang nabiktima? Ilan? Madami. Madami rin mga kapatid natin. Ang iba nga talagang akala natin ay nasabi na natin ito, pero sa bahaging ito ng ating taunang pasalamat ay nasasabi natin sa Ama, Ama, salamat po. Matindi itong pinanggalingan namin ang aming mga dinanas na ito. Alam natin magkakaroon tayo ng karamdaman, pero pagka nakikita mo ang kapwa mo, mahal sa buhay mo, nagkakaroon ng karamdaman, nalilito ka, hindi mo alam kung paano ka makatutulong, kung paano mo sila sasaknulohan, kung paano mo mapagaan ang kanilang nahihirapang damdamin. Hindi ho ba, mga kapatid? Pero Diyos, ang siyang nagdugtong ng buhay, ang siyang nagpagaling sa mga may karamdaman. Kung mayroon pa tayong karamdaman, taglay ngayon. Ang iba sa atin ay umiinom na ng maintenance hanggang kamatay na siguro. Pwede natin sabihin, Ama, itong aking iniinom, maintenance ito, sana magsilbing gamot na ito. Kung po pwede lang. Kung maaari lang. Pero kung anong kalooban mo, tatanggapin ko. Ano pa sabi? Iniligtas niya ako sa kapahamakan. Ilang beses na tayong sa ating pang-araw-araw na paglalakbay sa trabaho. Muntik-muntik na tayong magkaroon ng kapahamakan. Pero hindi niya ipinahintulo. Kaya pagka nakalampas tayo sa ganoon, di ba nasasabi, salamat po, Panginoon. Hindi mo kami pinayagang mapahamak at magkaroon ng iba't ibang mga karanasan na ayaw namin maranasan. Pinagpapala tayo ng kanyang pag-ibig at habag. Ang pag-ibig at awa ng Diyos ay napakadakila. Hindi natin malirin. Napakabuti ng Ama. Kaya marapat lang tayo bilang kabilang sa Sion o sa Iglesia ni Yahusha ay magpuri at magpasalamat sa Panginoon Diyos. Mga kapatid, kaya ano ang binabanggit pa sa talata ng Biblang dapat nating mapakinggan tungkol sa kahabagan at kagandang loob ng Diyos. Pakinggan po natin. Ganito ho nakasulat sa awit. At sa Korinto. O, mangagpasalamat kayo kay Yahuah sapagkat siya'y mabuti. Sapagkat ang kanyang kagandang loob ay magpakailanman. Sabihin gayon ng tinubos ng Panginoon. Hindi ba yon? Sabihin gayon ng tinubos ng Panginoon. Tayo'y tinubos ni Yahuah sa pamamagitan ng kanyang anak na si Yahusha. Kaya ang sabi, tandaan natin, magpasalamat kayo kay Yahuah. Kayong tinubos sapagkat siya'y mabuti. Ang kanyang kagandang loob ay magpakailanman. Tuloy natin sa Korinto, pasalamatan natin ang Diyos sa kanyang kaloob na hindi natin kayang ipaliwanag. Totoong-totoo yun. Minsan tayo na lang ay nabibigla at nagtataka kung paano nangyari sa buhay natin ang mga bagay-bagay na hindi natin sukat akalain. Gawa ng Diyos po yun, mga kapatid. May mga pagkakataong tayo halos panawa ng pag-asa. Nang tayo po ay lumuhod sa Ama at nagmakaawa, may pagluhang nasasabi namin, salamat, Ama, salamat po, sapagkat hindi mo kami pinababayaan. Hindi mo kami iniiwan sa paglalakbay. Mga kaloob na hindi natin kayang ipaliwanag. Kaya Diyos, ay marapat lamang nating handugan ang pasasalamat. Hanggat may lakas tayo at buhay,
Hanggap tayo ay kanyang binibigyan po ng pagkakataong makapagbuhay sa kanya. Huwag nating itigil, huwag nating kalimutan ang Ama sa kabutihan niya, sa kagandahang loob niya sa bawat isa sa atin. Kay buti ng Diyos, hindi siya dapat napigalin. Huwag natin italikuran ang Ama. Si Yahuah ay napakabuting Diyos. Siya ang ating Ama na ating sasambahin. Kaya sasabihin natin sa kanya, Ama, basbasad mo kami kung sa nagdang taong halos magwato hawakas na na ito 2021 ay nakaahong kami sa tulong mo ang aming pong hinaharap na panahon. Hindi po namin alam yan. Isa lang ang alam namin, mangungunyapit kami sa pangako mo. Magtitiwala kami sa magagawa mo. Ano man ang dumating, Ama, dagdagan mo lang kami ng pagtitiis. Dagdagan mo lang kami ng pag-asa sa iyong magagawa. Maging malapit kami sa iyo. Maging mapanalanginin kami. Magpilit kami magbagong buhay. Upang kami, Panginoon, ay kalugdan mo at kay aming mapaluwalhati. Yan ang ating ipagpapasalamat. Tumayo kayo, mga kapatid, at tayo mananalang. Dakilang Awang, salamat po ng marami sa iyo. Marahil, ang nadidinig mo sa amin ay halos nauulit na lamang para sabihin salamat. Salamat ng maraming marami sa iyo. Magkamit sa na ikinakapos kami ng kung anong sasabihin namin sa panalangin. Pero alam mo, ang ilalaman ng puso namin. Galak na galak kami sa araw na ito ng aming pagsamba na kami may dalang handog pasalamat. Hindi para bayaran ang kabutihan mo, wala kaming maitatapat na halaga. Ang lakas at buhay, ang pagliligtas, ang pagpapatawad ay matuloy mong iginagawan sa amin. Purihin ka, Ma. Yahuah, ano makapangyarihan? Salamat po. Salamat po talaga sa iyo ng marami. Oo, Panginoon. Hindi ka namin tatalikuran. Dito na kami mamamatay, sumasamba, nagbabagong buhay at nagmamahalan bilang magkakapatid. Sana pag-indapatid mo po ang aming nakakayanang handog. Kawaan mo po na tanggapin ito upang ang iyong ministeryo, ang aral mo, ipatuloy na may palaganap. Ang mga aral mo, Panginoon, ay maipaalam pa namin sa ibang tao upang sila man ay magkaroon ng pag-asa na may makilala, mapaglingkuran ka ng ayon sa tamang kaparaanan. Ama, amin pong inihiling pa sa iyo bago namin tapusin ang aming panalangin. Eh, magabayan mo kami sa darating na taon. Hindi namin alam kung gaano pa katindi ang pagsubok. Hindi namin patin kung gaano pa kahirap ang karamdamang daranasin namin. Ang isaming hinihiling sa iyo, Ama. Kahit saglit, huwag mo kaming iiwan. Huwag po maawakan. Haharapin namin ang buong tapang ang lahat. Sapagkat alam namin na niyang ka, aalala, itutulong. At kapag ka nakikita mo kami halos, hirap na kami lumakad at hirap na kami sa mga pagsubok sa buhay. Pagka kami nalalangin, dadamputin mo ang iyong mga anak. Palakasin mo ang aming loob upang ang aming paglilingkod ay aming maipagpatuloy hanggang wakas. Ama, hinihiling din po namin na kami yung basbasan araw-araw. Ang mga anak mong nagdarahop, tulungan mo po't saklolohan upang kaming lahat ay sama-sama magkaroon ng panibagong lakas para sa panibagong taon
Maharap namin ito ng buong giting at buong pagtitiwala sa lahat ng magagawa mo para sa amin. Patawad po sa aming mga kasalanan. Maasa kaming tinanggap po ng aming pagtitipon. Minsan pa kaming nakapagbigay ng kapurihan. Pagpaparangal sa iyong banal na pangalan. Sapagkat ang lahat ay hinihiling namin sa ngalan ng iyong bugtong na anak, ang Panginoong Yahusha na aming tagapagligtas. Amen. Ng ating Panginoong Yahusha, ang pag-ibig ng ating Diyos na si Yahuah, at ang patuloy na pag-ipisa ng Espiritu Santo, sinawang sumating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Mga kapatid, meron tayong mga reminders po. Remember to share our faith to others. We have our Tagalog Bible studies every Thursday at 8 p.m. Eastern Time. Our Tagalog worship services are 10 a.m. and 7 p.m. on Saturdays Eastern Time. Our English worship services are noon and 2 p.m. sa Eastern Time on Sundays. You can worship via Zoom at 403-356-689 or via Facebook Live. At isa pa po, mga kapatid, Happy New Year po sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Diyos. Hanggang dyan po at tayo natatapos. O halina't kay Yahusha'y sumunod at kami na magkalihan ang Ama. Tayo'y magpagkatatag at sa panig natin ang amang banal.